So, sa araw pong ito, tunghayan po natin yung salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 17. We are going to pick up some verses from chapter 17, but I am going to tell the whole story para po yung mga hindi pa nakabasa. But in summary only, para po yung hindi nakabasa pa ay pagkaroon kayo ng idea kung paano itong story ay tumakbo. I mean, nangyari. So, tumakbo po muna tayo sa verse 45. And this is our text for today. Ganito po ang sinasabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 45. David said to the Philistine, "You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Manalangin po tayo. Ama, salamat po Panginoon sa umagang ito na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon para magkasama-sama, bigyan ka ng papuri at parangal. Lord, as we listen to your word, Lord, nawa po Panginoon ay mag-dwell ka sa aming kalagitnaan. Nawa po, Lord God, ay hipuin mo ang bawat isa sa amin. Lord, na yung bawat pangangailangan ng kaluluwa, pangangailangan namin lahat, ay mamit namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong salita. I pray, Panginoon, na ang bawat sa mga nalalabas sa aking mga bibig, Lord God, ay iscreen mo po. Lord, i-filter mo po, Panginoon, sa filter lamang na nagagaling sa Panginoon Jesus. At Lord, ikaw lamang ang aming mabigyan ng parangal at papuri, O Diyos. Ibaba mo po ako sa kababaan, Panginoon, at ikaw ang matanaw ng lahat. Ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig. Lord, salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, O Diyos. In Jesus' name. Amen. So sa umaga pong ito, again, wala po tayong bulletin. And katulad nung dati, tayo po ay, kung meron pa rin pen, may paper, sumulat na lamang po. So ang title po ng ating mensahe sa araw na ito ay pinamagatan natin, Defeating Your Giants. So Defeating Your Giants. Meron po isang giant sa ating istorya na ang pangalan po na is Goliath. Very famous siya sa ating lahat. Nung araw kasi, nung maliit pa ako, narinig ko si Goliath, si David, pero hindi ko sila kilala kung sino sila. Dito na lamang po sa live pa ito nakilala si Goliath at si David. Napakadaling ng Panginoon. Hindi na pa ako sa kung parang makakilala ko si Goliath at si David. At maaaring the same with my experience, yung iba po sa inyo na nakarating lamang dito sa Hong Kong, at saka nyo nakilala si Goliath at saka si David. So there was a giant whose name was David. And napakapabilyat ng istorya nito para sa atin. So pag sinabi po natin giant, ang nasa isip natin is yung isang malaking katawan na usually is lalaki siya, na kung saan ay yung malaking katawan, parang something like Incredible Hulk. Kilala natin siya, di mo ba? At something na kung hindi natin kilala ito pag nakita natin sa unang tanaw, ay matatakot tayo. So the same thing with us, ito pong giant ay itutumbas natin sa malalaking bahagi ng buhay natin na hindi siya kaaya-aya para sa atin. It may be a giant, maybe a noun, or I mean, it is a noun, maybe a person, maybe a situation, a place, or anything that yung nagdudulot sa atin ng takot. So, when we say giant, it should be huge, it should be large, and it should be scary. Nakakatakot siya. Katulad din ng mga tingin niyo sa akin ngayon. Para si Fernando mo, Junior. So, sa buhay po natin, ito pong giants ay at meron pong iba't ibang mukha sa buhay ng isang tao ang giant. Kumbaga parang giant problems. It may be financial giant, it may be relational giant, it may be health giant, at it may be love life giant. Love life, yes, pwede na rin. Doon sa mga 40 na hanggang wala pang fafa. Yes.
So ito pong si Goliath ay isa siyang giant na kung saan ang kanyang height is 3 meters high or more than that. Pag i-convert po natin siya sa misa sa feet is 9 foot and 3 meters, parang something like 6 inches long. Parang ganon. So sabihin na natin lalagpas pa yata siya dito sa bubungan natin. Kaya pagka may tumpong tumayo dyan, huwag mong papasukin, hindi siya kasha dito. So yung bahaging ito na kung saan, ito yung naganap na battle between si David at saka si Goliath. So magsimula tayo from the beginning ng story. Kasi hindi naman natin siya kaya ibasahin lahat yung buong istorya. Maliban na lang kung nabasa niyo na before at kung bibigyan ng pansin, nabasahin after nating basahin dito. So si Goliath po ay isa siyang champion ng Philistines. Ito pong Philistines ay ang kaaway ng Israel. So, lagi siyang umaakyat doon sa tuktok at hinahamon niya yung mga Israelites. So, every night, every day hinahamon niya mga Israelites, tumatayo siya doon at sumisigaw with his full tawag dito, yung kanyang costume. Meron siyang javelin, meron siyang in everything. Imagine niyo yung parang yung mga sundalo ng araw, yun ang itsura niya. Meron siyang sibat, meron siyang sword, meron siyang breastplate, meron siyang yung headset niya, anong tawag dito, yung kanyang helmet, kompleto siya. At tumatayo siya doon sa tuktok at hinaharap niya yung buong Israel. Sinasabi niya, magtayo kayo ng isang taong lalaban sa akin. Kung ako'y matalo niya, I am subject. Yung buong Philistines daw ay subject to Israel. Pero kung matalo ko ang inyong itatayong tao, kayo ay subject sa aming taga Philistine. So dahil sa kanyang height, dahil sa kanyang katawan, at yung kanyang costume, may helmet pa, si Saul, which is matangkad na tao rin. Sabi nga, pag tumayo si Saul is lahat ng ulo ng people is kita niya. So si Saul is isang malaking tao in height, but then takot din siya kay Goliath. And even the whole people of Israel, they were frightened by Goliath. Dahil sa kanyang itsura at sa kanyang size. So one day, itong si David ay inutusan ng kanyang ama, which ang pangalan ng kanyang tatay ay si Jesse. Sabi niya kay David, anak, maghatid ka nito mga food supply sa iyong mga kapatid doon sa camp, sa may battleground. Hindi naman sa battleground. I mean, nandun sila doon sa lugar na kung saan sinasagawa ang battle. So, mas mamuling bata, I think he was 16 or 17, he was a teenager, and sumunod siya sa tatay niya. Pagpunta niya doon sa lugar ng battlefield, na pag-ulinigan niya na itong ang si Goliath ay naghahamon sa mga Israelitas, sa mga armies ng Israelites, na kung sino ang pwedeng itapat sa kanya para makipaglaban. But then, tinanong niya, kapatid niya, nireject siya, tinanong niya ibang armies doon, ini-entertain naman yung questions niya hanggang sa dumating sa punto na yung damdamin niya is gusto niya labanan yung si Goliath. So sa dami ng kanyang mga testimonies, yung kanyang desire na labanan si Goliath ay nakarating sa King of Israel, which was during the time of Saul. So, in-interview siya ni Saul at nalaman nga niya na paano kang lalaban kay Goliath ay ang isa ka lang bata na kumbaga parang teenage boy, sabi ni David. Kinuwento niya yung nangyari sa kanya na naka-encounter siya ng isang leon at saka ng oso o yung bear. So, na-convince si Saul. So, pinayagan siya na lumaban kay Goliath. So, ito yung sabi dito sa verse 45. David said to the Philistines, "You came against me with a sword and a spirit and with a sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." So kung titignan po natin itong text, sabi ni David doon sa Philistines, lalaban ka sa akin sa pamamagitan ng iyong mga physical yung arms niya, yung kanyang mga armaments, yung kanyang sibat, yung kanyang sword,
at kung ano pong nakasabi sa kanyang katawan. Pero sabi ni David, lalaban ako sa iyo sa pamamagitan na pangalan ng aking Panginoong Jesus. Actually, sa Bible, napakadaming pangalan ng ating Panginoon. I think there are 85 names of God na ipinipick sa different names ni Lord. So, ang tawag sa kanya, kung siya ay commander ng army, siya yung Lord of Hosts. Di po ba? Iba yung name niya pagka siya healer, iba yung name niya kapagka siya ay provider. Iba-iba yung names niya. Sabi is, according to sa aking pagsasaliksik is, more than 85 or more, hindi pa natin alam. So, siya ang Lord of Hosts. Lumalaban si David, lalaban si David kay Goliath sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. So, kung titignan po natin dito, that Goliath is going to fight with David through the physical battle, using his armaments, but David is going to fight with Goliath in the spiritual realm, in the spiritual battle. So, the same po, katulad natin na madalas, lumalaban tayo sa ating problema sa buhay, sa giant sa buhay natin, kung ano lang yung ating nakikita physically. But we are not fighting with our problems, with our giant, in the spiritual realm. So ngayon po ay tuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo, or how are we going to defeat the giants in our lives. So una pong punto dito, sinabi, first, we have to recognize your giants. It may be a financial giant, it may be a health giant, it may be an emotional giant, relationship, and everything. It may be bitterness, a giant of fear, a giant of bitterness, a giant of every kind of giant that looms your life, that controls your life, that gives you worries in your life. So first, in verse 20b, sabi po ay ganito, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? So meron pong isang doktor, meron pong isang lalaki na pumunta sa doktor. Sabi niya kay Doc, ang sakit ng buo kong katawan. Parang nararamdaman niyo ngayon, ayaw niyong gumising kanina kasi ang sakit ng buo niyong katawan. Ngayon sabi ng doktor, buo mong katawan? Yes, Doc. Ngayon sabi ng doktor, asan ang fingers mo? Doc, heto. Sige nga, gamitin mo yung fingers mo na hawakan mo yung iyong kasukasuan. So, yung lalaki, hinawakan niya yung kasukasuan. Sabi niya, aroy! Ang sakit! Nagulat yung doktor. Sumigaw siya. So, sabi niya, masakit talaga? Yes, Doc. Sige nga, hawakan mo nga ulit yung iyong tuhod. Hinawakan. Sumigaw na naman yung lalaki, aray! Parang kayo, pag tumatayo kayo, hindi kayo makatayo kasi aray! Isang kilos mo lang, aroy! Isang kilos mo lang, naku po! Diba, ganun tayo? Ngayon sabi na naman ng doktor, sige nga, hipuin mo nga yung balakang nyo, katulad ng nararamdaman nyo, inang ko! Ang sakit! So lahat ng parte nung katawan ng lalaki na hinihipo ng kanyang daliri, masakit! Pati sa amin nga, pati bulsa, masakit eh. Bumi nga sa kanya, katawan lang. So, kung kahihipo niya, kada movement ng kanyang katawan, na hinihipo yung kanyang party ng katawan, sabi ng doktor, alam ko na ang sakit mo! Sabi ng mama, ano daw? May diferensya yung fingers mo. Same with us. Maaring isang parte lang ng katawan natin ang may sakit, pero feeling natin lahat ang sakit na. Lalo na pagka ang bulsa mo ang may sakit, ay nako, feeling natin mo mula ulo hanggang talampakan. Para hindi ka makalakad, para ka ng baldado. So si Goliath ay isang higanting mama, he is a giant. No, alam niyo, hindi ko kasama si Sermon, pero share lang sa inyo. Ang pangalan ng aking kaklase nung araw, I hope hindi siya nakikinig ngayon. Ang ganda ng pangalan niya, Perpetua Gigante. Sabi ng kaklase ko, ang nanay ko, daming pangalan, Perpetua pa. Tapos ang apelyido namin, Gigante. Ba, pwede lang magpalit ng pangalan, magpalit ng pamilya, para maganda ang aking apelyido.
Naalala ko lang siya kasi sabi si Goliath daw ay isang gigantic man. So his appearance, yung kanyang appearance nga is beyond our comprehension. Kumbaga parang siya unstoppable siya at unbeatable. Parang yung mga dala-dala nyo ngayon na unstoppable at saka unbeatable. Pero feeling lang natin yon. Mamaya, tingnan natin. So, marami nga tayo mga giants sa buhay natin. Possible, yung giant natin is yung sis sa breast mo ngayon. Hindi ka lang kumikibo. Maybe. Maybe yung giant natin, yung sinasabing mayoma, nasa tiyan mo, takot ka na. Hindi ka lang kumikibo. Magsasalita kaya. Maybe, yung sinasabi natin giant sa buhay mo, ay yung takot mo na yung anak mo or yung lalaki mong anak or yung babae mong anak is either mabuntis or makabuntis. That is a giant in your life. Dahil malayo tayo sa pamilya natin. Maybe yung giant sa buhay mo, yun yung fear mo na ikaw ay tumandang nag-iisa. Lord, so sad. Yung lang si tipong 53 ka na wala ka pang asawa. That is also a giant in your life. Giant of fear of growing old alone. Di ba? So possible din na ikaw ay merong giant of guilt and shame sa buhay mo na kung saan ay nagawa mo in the past na hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-move on. Possible. Kasi nga, kung babalikan natin yung mga past natin, hindi tayo makamove on. Wala tayong magawa, nag-asawa na siya eh. Paano siya hindi mag-asawa? Layo mo, hindi mo inuwian. Possible din na ang giant natin ay yung asawa na pansamantalang sumakabi ng bahay. Posible, di po ba? So ito yung mga giants or some of the examples of giants in our life that we have to deal with in a positive at in the spiritual realm. Kasi kung tinignan natin siya, nakikita siya ng ating physical na mata. But then, hindi natin nakikita yung kanyang ilalim, yung kanyang spiritual reality. Hindi kasi natin yung binibigyan ng pansin. We are just looking in this physical reality, but naiiwan yung kanyang spiritual reality. So we are going to deal with this. So, yung giants po sa buhay natin ay maaaring ginagamit lang ni Lord bilang means para tayo ay lumapit sa Kanya, para tayo ay mag-pray at upang ang Kanyang mga biyaya ay mapasa atin. Katulad nga nung sabi ko nung last Wednesday na ang sagot ng Panginoon ay nahandyan na, nag-iintay na lang sa atin. But we have to touch the point of contact, which is prayer. Kung walang prayer, kung walang button tayo na ipupush, itong mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi natin makukuha because we don't have the access to that answer to our prayers. So we have to pray. So maaaring ito nga ay ginagamit na lang ng Panginoon para tayo ay lumapit sa Kanya. And ito rin ay maaaring ginagamit ng Panginoon para magkaroon siya ng opportunity to perform miracles sa buhay ng bawat isa. So, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? So, si David ay nakakita siya dito kay Goliath ng something which is Saul and the rest of the armies of Israel was not noticed. Hindi nila na-notice yun kay Goliath. Dahil nga sa height ni Goliath na halos lagpas pa sa ating bubungan ngayon, sa ating kisame, lahat sila nakatingin kay Goliath in his height. Pero si David ay kakaiba. Walang nakita ang Israel, taga-Israel na nakita ni David na kakaiba. Kung ang mga Israelita sa si Saul ay nakatingin pataas kay Goliath, si David ay kakaiba ang kanyang tingin. Sabi ni David kay Goliath, nakatingin siya sa baba ni Goliath. Sabi ni David, ang lalaki ito ay hindi pa tuli. Gets nyo? So hindi pa siya tuli. So it means na yung circumcision
ay big deal. That circumcision is a big deal because circumcision is a covenant with God. So yung panahon nila kapag ikaw ay na-circumcised na, therefore you are under the covenant of God. So dito nagbago yung perception ni David. So yung kanyang perspective na itong lalaking ito ay baliwala. Na itong lalaking ito ay siu-siu lamang sa Chinese nga. At kung sa ating salita is sisiu lang itong mamang ito, napakatangkad niya. Pero siya ay hindi tuli. Bakit? Dahil hindi siya under the covenant of God. So, kung titignan din natin ang sitwasyon mo ngayon, na ikaw ay may sakit, we do not know, na ikaw ay may sariling problema na nag-struggle ka ngayon, but then don't look at your situation now in its physical reality. Look at it in a spiritual reality. Katulad po nitong isang lalaki na naglalaro, isang bata na naglalaro po siya doon sa playground nila. Mayroong mga Bermuda grass, may mga bilog-bilog dyan yung pathway. So laro siya, takbo siya. And then suddenly, sa kalalaro niya, enjoy siya parang tayo nung Sunday, buti naman wala tayong contact lens. Itong batang ito, around 10 or 12 years old, sa kanyang paglalaro, natalisod siya. Nung matalisod siya, yung kanyang contact lens ay nag-pop out from his eyes. Ngayon, syempre, lumabo ang mata. So, hanap siya ng contact lens dun sa Bermuda grass, nasaan sa pathway, wala. After 30 minutes niya kahanap, natakot na siya, napagod na siya, pero no choice. Kailangan niya sabihin sa kanyang nanay. So, tinawag na yung kanyang nanay, "Nay, nawawala yung aking contact lens, help me to find it." So, yung nanay naman, lumabas, nagkakandara pa siya. Hanap sila ng contact lens. After 5 minutes, nakita ng nanay yung contact lens doon sa gitna ng mga Bermuda grass. Na-amaze ngayon yung bata. Sabi niya, "Nay, umabot ako ng 30 minutes to look for that contact lens. Pero hindi ko natagpuan. Pero ikaw, Nay, ang galing mo. 5 minutes lang natagpuan mo ng contact lens ko," sabi ng nanay. "Anak, kasi tumitingin ka, hinahanap mo yung contact lens. Ako, ang hinahanap ko ay yung $800 na ibinili natin ng contact lens." So the same with us, the same perspective that we have, na tayo ay tumitingin lamang doon lang mismo tayo sa bagay na nakikita ng ating mga mata. Pero hindi tayo tumitingin sa reality spiritually. So sabi nga dito sa isang principle na if all you see is what you see. Again, if all you see is what you see, therefore you do not see all there is to be seen. Kung ang nakikita mo lamang ay ang nakikita mo ngayon, hindi mo makikita ang dapat mong makita. So, itong sabi niya, "Who is this uncircumcised Philistine?" So, yung circumcision nga ay tayo nasa under covenant. Mga lalaki, mga babae tayo, hindi tayo kasama sa circumcision, ha? So, itong circumcision ay para sa lalaki na under sa covenant ng Panginoon na kapag ikaw ay na-circumcised, ibig sabihin, ikaw ay officially in relationship with God. Officially in relationship with God. So, ginawa ng Panginoon yung mga covenant na ito, katulad ng panahon ni Abraham, gumawa siya ng covenant kay Abraham. Yung panahon ni Noah, na nagkaroon ng rainbow, nagkaroon siya ng covenant kay Noah. So, meron din tayong marriage covenant. Ito na naman ako, marriage na naman pinag-usapan. Kaya nga, pag marriage covenant, it is a covenant between man and God. Hindi ang sabi, man and woman only. No, it is a covenant between man and woman and God. Kaya pag sinira natin ang marriage covenant, ang ganda ng Panginoon kasama sa covenant. And then we have another covenant, yan yung communion na kung saan nire-remember natin ang ginawang sakripisyo sa atin ng Panginoon. So when you are under covenant, ikaw ay, halimbawa, umuulan kagabi. Umuulan ba kanina? Umuulan kanina, no? So, umuulan. Lahat kayo may payong, di po ba? So, kung kayo ay may payong at umuulan, ang tendency, you are going to open your umbrella.
So, hindi natin mai-stop yung rain na umulan, patuloy pa rin ang ulan, pero meron tayong umbrella. So, therefore, we are under cover by the umbrella. Pero, kahit na ikaw ay under covenant, meron kang umbrella, pero yung umbrella mo nakasilid lang sa baba, sabi, oy, buksan natin yung payong, nababasa na, ay, magsayang, ako lang naman yun, nakakatamad na bukas, nakakatamad, ay, nakakatamad, ayaan mo na, tapos pag nakita ka may iskarp, makikisa ako ka pa ng iskarp, ng may iskarp. The same with us, spiritually. Kahit na ikaw nakasakop ka sa covenant ng Diyos, if you are not operating covenantally, nothing. The same. Hindi ka under sa covenant ng God. Katulad ng payong na yun, na kahit ikaw ay may payong, pero kung tamad kang magbukas, magbitbit ng payong, you are not covered by that umbrella. So the same thing dito sa ating tinatalakay ngayon, na sabi, sino tong tao ito na hindi tuli? Who is this uncircumcised Philistine na nakikipagdibati sa akin? So, basically, nakikipagdibati sa mga armies ng Diyos. So, we are the armies of God. Ngayon, yung pumapapel sa iyong higante na kung ikukumpara natin dito sa ating Diyos na kung saan ay kinover tayo ng kanyang covenant, na once we are operating in His covenant, we are under His care. Kapatid, ang tanong, are you moving, operating, deciding under the covenant of God? Yung circumcision before, but our heart, dito sa panahon natin ngayon, circumcision na ng heart, are we operating covenantally? Naniniwala ka ba na yung problema mo ngayon ay kayang sagutin ng Diyos? Yes! Mabilis sabihin, yes! Pero pag sinabi ng, nag-pray ka, nag-pray naman ako, pero wala talaga, wala na akong hope, wala na akong pag-asa, na ako'y 50 years na, hanggang ngayon, wala pa akong papa, baka ako'y tatanda na talagang walang papa. Meron ka pa rin fear, na alam mo na meron kang Diyos na ikaw ay inaalagaan niya, covenantally, but then, ang ini-entertain mo pa rin yung giant, sige lang giant, sikuhin mo ako, sige lang giant, kurutin mo ako. Ang pangat siguro ng giant, nangunguro, sabi ng giant, hi, bye, ganito ka, wala ka pang papa hanggang ngayon. Ang pangat siguro, no? So, kung ikaw ay nag-move, nag-decide, nag-iisip, lahat na, if you are moving covenantally, deciding covenantally, therefore, matuto tayong i-realize na yung giant sa buhay natin ay kung ikukumpara sa Diyos na meron tayo, which is ang ating Panginoong Jesus, na even before pa, ay panalo na. Hawak niya na ang katagumpayan. Hawak niya na ang victory. Ngayon, kung sinasabi mo na ikaw ay isang anak ng Diyos, sinasabi mo na ikaw ay army ng Panginoon, sundalo ng Panginoon, therefore, kung anong panalo ang nakamit ng Panginoon before, iyon din dapat ang tinatanggap mo ngayon. So, hindi mo sabihin ikaw ay isang talunan, hindi mo sasabihin na ikaw ay isang kawawa, hindi mo sasabihin na ang problema mo ay parang ang pinagbagsakan ng Diyos, dahil kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kaya kang ipagtanggol ng Diyos. Naniniwala ka doon? Sige na, anong problema mo na hindi kaya solusyonan ng Panginoon? Anong problema mo ngayon na wala kang pamasahe sa linggo eh? Last money mo na ngayon eh. Balik tayo 2,000 years ago. Si Lord, yung pinakamabigat na problema, wala na kasing bibigat na problema sa tao kung hindi niya in-acknowledge si Lord bilang tagapagligtas niya. Iyon ang pinakamalaking problema ng tao, na hindi niya makikilala ang Diyos sapagkat He is doomed to destruction. So, ginawa na ng paraan ng Diyos, isinob niya na, dapat tayo yung nakatipa, pero hindi na. Siya na ang namatay para sa ating lahat. So, ang gagawin na natin yung ating participation na i-acknowledge siya bilang Diyos na tagapagligtas. Kung iyong problema natin na pinakamabigat ay nasolve na ng Diyos, how much more na ang problema mo lang ay 3,000 pesos
pambayad ng ilaw. How much more na ang problema mo lang ay isang maliit na bukol na nasa iyong breast o nasa iyong likuran o nasa iyong ilalim ng tenga o nasa matris mo. Hindi ba kaya mas higit na malaki si Lord kaysa sa mga problema ang dinadala mo ngayon? Amen. Hindi ba kaya si Lord ang Diyos ng relationship na kung saan ay kaya niyang ayusin ang problema mo sa iyong asawa? Amen. Hindi ba kaya, parang hindi kayo sumukta? Amen. Nakakagulat ha. Hindi ba kaya si Lord na kung ang problema niyo lang ay problemang na hanggang ngayon ay wala pa kayong papa? Si Lord ay Lord ng relationship. And He is a, oh talaga naman, anong tawag dito? With confidence. Si Sister Ruth. Amen. Dalaga. Kinikinig ang dalaga. Yung mga dalaga, ang daming dalaga dito, medyo patwinkle-twinkle ng mata. Si Lord may ipinrepair na sa inyo. Natawa ko din sa isang kapatid. Ang sabi niya, kung kailan ka ba magpapakasal? Sabi niya, malapit na. Meron akong suit. Meron akong gown. Meron ng suit yung lalaki. Pwede, ang ganun lang yung pwede, yung venue ng kasal. Pinag-pray ko na lang. Yung lalaki magsusuot ng suit. Kahit wala pang tao, okay na. Naka-prepare na. The same with you. Be positive. Imagine nyo, nakatayo na dalawa yung kaya lang suit pala nung nakatayo, naka-armirol, wala pa yung mundo sa loob ng suit. But the Lord is so good. He is miraculous. Malay mo, isang ano lang ng finger ni Lord ay, meron ng gurong gwapo. Mata pa lang, higit pa lang, ulam na. Parang nakakabusog. Parang nakakabark. Naniniwala kayo doon? Yes. So, anong giant meron kayo sa buhay nyo ngayon? Sabihin mo, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw sakit ka, mawawala ka, gagaling ka, gagawa ng miracle ng Diyos sa buhay mo. Pagpapalaan na nga. Praise the Lord. Hallelujah. So, nagmamadali tayo ngayon, number 2. Sabi dito, in verses 34 to 37, remember your past victories. Sabi po, ganito, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hands of the Philistines. Saul said to David, go, and the Lord be with you. So itong si Saul, hindi niya maintindihan si David kung bakit nagkaroon siya ng desire para makipaglaban kay Goliath. Which is, kung titignan mo physically, walang, sabihin na nga natin sa salita ng walang binatba. Si David, kung ikukumpara siya kay Goliath. But then, si David ay nagsimula siyang mag-open ng file sa kanyang kaisipan. Na binuklat niya yung mga memories before na kung paano ang Panginoon ay dinilibre siya from the lion, his fight with the lion, at saka sa bear. So, so kung pinakinggan niyo yung binasa ko kanina, dinescribe ni David kung paano siya nakipagbunong sa mga hayop na ito. And then, hindi natin ma... Habang nakikipagbuno siya, sinabi niya yung kay Saul. So kung titignan natin yung ginawa ni David na nireminish niya,
inalala niya yung mga past victories na nangyari sa kanya. Which is, hindi niya ina-acknowledge sa kanyang sarili kung hindi ina-acknowledge niya ang lahat ng iyon, galing lahat. Lakas niya galing lahat sa Panginoon. Amen. So the same thing with us. Yung sitwasyon mo ngayon ay parang hindi rin lalayo sa sitwasyon mo before. Hindi lang ito, hindi lang ngayon, ikaw nakakaranas ng mga pagsubok na dinaranas mo ngayon. But then, throwback, bumalik ka dati. Ang dami mo nang napagdaanan sa buhay mo na alam mong halos gusto mo nang kumilap. But then, si Lord ay napaka-faithful sa buhay mo. Na si Lord ay kumilos miraculously, amazingly sa buhay mo. Na minsan nang na-ospital ang anak mo, 50-50, wala kang pera. Pero, hayan, buhay ang pamilya mo, buhay ang anak mo. Minsan nang ang magulang mo'y natakbo sa ospital. Pero ngayon, buhay na buhay, malakas ang magulang mo. Any situation that we had before, na kung saan is, kung i-compare mo sa sitwasyong hinahawakan mo din ngayon, go back, throw back to the memories of the past. Remember your past victories na kung paano kang i-deal ni Lord sa problema mo, kung paano kanyang i-nail out ng Panginoon sa problema mo, the same thing that He is going to do with your problem, with your giant, right now, because our God is so faithful and true to all His promises. Amen. Naniwala kay Lord? Amen. Praise the Lord. So sometimes meron tayong mga little battles from the past. Sometimes ang lalaki ng battles na meron tayo. But then these battles in our life ay ginagawa ng Lord para tayo ay maging ready for all the battles that we are going to go through. So hindi nga tayo exempted ng Kristiyano, hindi sabihin Kristiyano na ako, sitting pretty na ako, mabuhay na ako ng okay because I have the Lord. Yes, you have the Lord, but then hindi tayo exempted sa mga sufferings na nararanasan natin ngayon. So sasabihin mo, bakit na ganito, lagi na lang ganito, lagi na lang ganit si amo, lagi na lang walang pera, lagi na lang lahat ng problema sa Pilipinas, ako ang absorber. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumadanas ng problema na katulad ng dinadanas mo ngayon. But then, itong mga private victories na nararanasan natin, kasi sometimes ayaw mong ipagsabi, these private victories that we have are sometimes ginagamit ni Lord para ikaw ay publicly maging victorious. Hindi natin alam kung anong nakaplano sa atin in the future na ginagamit ng Panginoon para yung mga experiences natin from the past ay maging magamit natin para maging matagumpay tayo publicly in the future. So si David ay nag-challenge na siya ngayon sa kay Goliath, thinking na ang laban ay hindi sa kanya. Thinking na hindi niya iniisip na ay hindi ko kaya 'to. Wala akong lakas, wala akong tsansa para mapalalo na lang the battle. Hindi. Ang inisip ng Panginoon, ang inisip ni Goliath is kung paanong naging faithful si Lord sa buhay niya before, ay ganun din magiging faithful si Lord sa kanyang battle ngayon. So the same thing with us, na if we are going to look again in the spiritual reality, definitely, hindi tayo magiging matagumpay. But if we are going to look spiritually, the reality, spiritually, therefore, magiging matagumpay. Sabi nga, huwag tayong tumingin sa earthly point of view. But we have to look at the heavenly point of view. Kung ang laban mo ngayon, tingin mo, hindi mo kaya, tayo habang tayo nandito sa lupa, kapatid, tumingin ka sa Diyos, who is bigger than your Goliath, who is bigger than your problem, who is bigger than your sickness in your body, who is bigger than your need financially, and who is bigger than everything in your life na kung saan ay kaya kang iraos ng Diyos. So, okay po tayo doon? So,
kung titignan po natin ang ating sitwasyon sa buhay natin ngayon, napakalaki ng ating tsansa, napakalaki ng ating lamang, higit na lamang mo dyan sa problema mo kaysa sa lamang natin ng kaaway sa ating buhay. Amen. I'm telling you, ikaw ay apple of the eye ng kaaway. Ikaw ang paborito niyang subject. Ikaw ang paborito niyang punteryahin. But then, ang sabi nga ng Panginoon ay nasa covenant ka niya. Hindi ka niya mababayaan. Kailangan lamang ay matuto tayo na kung paano tayo hahawak or paano tayo magpapailalim doon sa covenant na sinasabi ng Diyos. So, meron pong uy, ang bilis. Nasa number 3 na pala tayo. So, number 3, sabi po dito sa verse 38 to 40, ganito pong sinasabi. Then Saul dressed David in his own tunic. Yung tunic po yung outfit ni Saul. Yung kanyang outfit sa pakikipaglaban. And then he put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. And then David passed it on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. So si David, si Saul, binigay niya kay David yung kanyang mga costume at saka yung kanyang mga armas. At pinasukan niya o pinasuot niya kay David. Pero si David, hindi siya komportable. Sabi niya, I can't go in this. He said to Saul, because I am not used to them. So he took them off, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in his pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Ano pong ibig sabihin nun? Number 3, take the right weapon. Take the right weapon. So hindi sa pagdaan po natin or pakikipaglaban po natin sa giant sa buhay natin, hindi natin kailangan ang mga high gadgets, ang technique, ang technology ng mundo. Paano po yun? Ang problema mo ay, pagpagay na natin, ang problema mo ay utang. Kasi high-tech na tayo ngayon eh. Gamit mo lang yung card mo, pwede ka nang makautang eh. Paano yun? Tatawag ka sa cellphone mo, magagadget ka sa cellphone mo. Mars, Desi, pautang naman dyan, oh. Wala akong pamasahe, 500. Ito na naman, gagana naman si gadget. E paano mapapadala sa'yo? Yung ini-scan ba? Sa 7-Eleven? Oh, wait, ang tawag doon? WeChat. Hindi mo na kasi kailangan ng mga hard tech. Ito eh, itatap mo lang yung 7-Eleven, Besi, OCC. Tapos mag-gets ko na yung inuutang ko. Ano pa yung pag-utang? High tech, diba? So, hindi na daw kailangan ng mga high technologies and any methods na kung saan ay makakaraos tayo sa ating mga problema. No. We have to deal it spiritually. So, punta po tayo dito. Sabi nga, hindi tayo, kasi Kristiyano tayo eh. Dapat hindi tayo hindi. Yun yung suot nating costume eh. Hindi yung pag-scan ng cellphone. Toot! Ay, may 500 na. Thank you, guys. Ikikis kisa sa Sunday pag nagkita tayo sa church. Hindi yun eh. So, 5 smooth stones. Ito yung kinuha ni David. Ano kaya yung 5 smooth stones na yun? Yung unang stone ay yung stone ng Word of God. Nangungutang ka kay Bessie. Lord, sabi mo, sa pangako mo, hindi mo ko pababayaan at lagi mo kong iingatan. Kapatid, yung Word of God, panghawakan mo. Lagi mong ulit-ulitin. Sabi mo, Lord, sabi mo sa pangako mo, hindi mo ko pababayaan. Hindi mo ko pababayaan na makautang ako kay Bessie. At sa Sunday, makakapunta ako sa pamamagitan ng move mo at hindi ng sarili kong move. Yun ay ang paghawak natin sa Word of God. Panghawakan mo ang promise ng Panginoon. Panghawakan mo ang kanyang sinabi sa Bible. At lagi mong usapin sapagkat ang ating bibig ay mayroong kapangyarihan. Naniniwala kayo doon? Amen. So, kung ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay pinanghahawakan mo, iyan ang gawin mong sandata
kung ano mang sitwasyon mayroon ka ngayon. So hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon na eh talaga naman, yun ang reality. Yes, yun ang reality. But ang tinuturo sa atin dito is tayo ay pumunta sa spiritual. Likod ko, no? Pasensya na kayo. Sa spiritual reality ng buhay. Na kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, ikaw ay dudukot. Hindi ng pang-chats, anong tawag doon? Pang-iskan. Sa WeChat o kung you are going to hold on to the Word of God, which is, kung ikukumpara natin doon sa salita ng Diyos na namumulot si David ng mga stones. At yung unang stone ay yung Word of God. So yung pangalawa po ay yung second stone, yun ay ang stone of prayer. So, Lord, alam akong pamasahe. Ikaw ang gumawa ng paraan para ako ay makarating sa church sa Sunday. Again, you hit the button. The access in which the answer of God is ready. And yung ating pag-hit spiritually, in spiritual reality, pag hinit natin yung bottom of prayer, or yung pag hinit natin yung stone of prayer, ang sagot ng Diyos from the heavenly realm ay bababa dito sa atin physically. Magkakaroon ng manifestation physically. Yun ay kung talagang naniniwala kayo na mangyayari yun dahil ang third stone ay ang stone of faith. So kahit ikaw ay pray, pero hindi ka naniniwala na may kakayahan ang Diyos na gawin yun sa buhay mo, na maghiwala, maghimala siya sa wallet mo, hindi mangyayari unless you have the stone of faith. And then yung pang-apat, na kung ikaw ay may pananampalataya, pero hindi ka marunong sumunod, wala kang stone of obedience, useless. Dahil ang pang-apat natin ay ang stone of obedience. That in our battle sa buhay natin, dapat ay hindi tayo lalagpas sa kalooban ng Diyos. Anong meron kang sitwasyon ngayon? Anong meron kang sitwasyon ngayon? Financially, relational, everything. Ang obedience, ang stone of obedience ay napakahalagang weapon natin para tayo ay makalaban sa mga giants sa buhay natin. Example, sabihin natin na wala namang ibang kasi obedience. I mean, walang ibang obedience. Halimbawa, example, na ikaw ay namong problema ka. Pagpalagay na natin sa finances nga, yung sabi ko kanina, yung salbiti na kawawa naman ako lang ang tagatibin and everything. And so, kapag ka ikaw ay ginugupo na ng giant na yan, yung pag-aawa mo sa sarili mo, and then pag tumawag sa asawa mo, handon yung galit mo, handon yung mura mo, ano na naman, sasabi mo naman sa asawa mo, hanyang ka na naman, wala nga kong masay sa linggo, hihingi ka naman sa akin, tumigil ka, mangutang ka, babayaran ko, pagsahod ko. Pero sabi ni Lord, obedience. Diba? Paano makikita ng people around us na tayo may Kristiyanong totoo kung yung boses parang hindi niya tayo nakikita, telepono lang, kung hindi siya magagamit ng video call. Pero kung gagamit siya ng video call, kitang-kita niya yung itsura natin dun sa video call na galit na galit na galit ka sa kanya. Plus, yung step natin is, wala akong pera. Mutang ka. Babayaran ko. Pagsahal ko. So, yun yung mga pamaraan na hindi kalooban ng Diyos. Di ko ba? Nakatatawa tayo kasi totoo. Right? Nakaka-relate. Di ko ba? So, yun yung mga pagkakataon na dapat ay gumamit tayo ng stone of obedience. Stone of obedience. And yung number three, yung stone of priority in glorifying God. Stone of priority in glorifying God. So ano po yung stone of priority in glorifying God? In dealing with our situation, we must not forget. Again, hindi tayo dapat na makalimot na ang Diyos lamang ang mag-glorify sa ating sitwasyon in the end. In the end, ano ang issue mo ngayon? Take the issue of ikaw ay 50 anyos na. Kung nga nagpaganda ka, kasi nga nag-desire kang magkaroon ng papay, di ba? Medyo, kasi nga sabi nila,
kilay is life. Ang kilay mo, pag hindi mo tinanaw ganyan, hindi mo makikita yung kilay. Eh para nga magkaroon ng life, idodoble mo yung kilay mo. Tapos may maglalagay ka ng kung ano-ano dyan. 50 ka na ha, take note, 50 ka na. Pag ikaw ay nakipag-video chat, eh yung kachat mo sa kabila, eh paparigyan natin si 10 anos na rin siya. Eh nagpapogi din siya, kasi nga naghahanap din siya ng katulad niyong naghahanap. So, sabi ang ano natin dito, give priority or prioritize the glory of God. So, kung ikaw ay last trip na, sasabihin mo, Lord, last trip na ito. Dahil pag wala na, hindi na ako nakasanay sa last trip, wala, nalalakad na lang ako mag-isa. At sabihin ko na lang, nalakad ka na lang mag-isa, wala akong holding hands. Kakanta ka na lang na ano, kung ako'y matanda na, kung ako na lang, wala na po tayo. So, kung ikaw ay nasa sitwasyon, ikaw ay 50 anos na hanggang ngayon, wala ka pa rin ka forever. Pero ikaw ay naghahanap ng ka-forever. Kahit deboshado, inapatos mo na. Kahit deboshado, pinapatos mo na. Kahit may asawa, pinapatos mo na. Hiwalay ka ni. Kahit na. Again, go back last Sunday. Hindi pinala sa'yo ng Panginoon. Hindi pinapadala si Lord sa iyo. Yung isang lalaking may asawa, kahit huli ka pa sa biyahe, kahit ang dami mo bang pamasahe, kahit anong plano pwede kang sumakay, never, never, again, makita ang glory ni Lord sa buhay mo na kung ikaw ay dinisay na 50 anos na, na you will live alone. It's okay lang. Pagdating natin sa langit, hindi na natin kailangan ng papa. Pagdating natin sa langit, hindi na natin kailangan si Longkong. Pagdating sa langit, kas brother mo na lang siya. Ay, brad, sabi ko kasama ko, tawagin ko siyang mahal, pero hindi na lang, ay, brad, kamusta ka? Dahil brothers and sisters na lang tayo in heaven. Ngayon, ilang taon ka na? 50. Lives, we do not know lives, but ilang taon na lang ibibigay sa Lord? 60, pag medyo pinagpala ka talaga, 70, 20 years, diba? So, 20 years kang nag-iisa, eh hindi naman super lonely kaya. Ang saya kaya pag naglilingkod sa Diyos. Iwala kayo doon? Ngayon, pag naglilingkod kayo sa Diyos, in 20 years, enjoy ka sa presence ni Lord. Pagdating mo sa taas, yung iyong atmosphere is full of joy. Yung grand reunion with the Lord, mararanasan mo doon. Ngayon, kung hindi mo pinairal na makita ang glory ni Lord sa buhay mo at pinatulang mo itong sinasabi mong in love ka, sometimes hindi ka lang in love para nalang masabing nagkaroon ka ng score. Kumbaga parang hindi ka naiwan sa biyahe, pinatulang mo kahit deborsyado, huwag naman. Pinatulang mo kahit may asawa, huwag naman. Hiwalay naman kahit na asawa, may asawa pa rin yun. Pinatulang mo, binata nga, kaya lang lasing go, hindi kristyano eh. Ngayon, pag naging kristyano, ay sige, humalak kayo. Lakad. Tumakbo pa kayong dalawa. Pero hanggat hindi nagiging kristyano, huwag mong patusin. Bakit? Sinabi ng Diyos, huwag kang makipagbiig sa isang hindi mananampalataya eh. Masabi na, tsaka na lang, siya i-convert kapag kami na. Eh yun ang boyfriend, girlfriend, hindi mo nga matulungan i-convert, ihamas mo pag kayo ng dalawa. Ikaw na i-convert niya. Ay, honey, ikaw na ang dadali niya, promise. Ikaw na. Ngayon, kung yung mentality mo na, i-evangelize mo siya pag kami na, napakahirap. Kaya, kapatid, yung stone of priority and glorifying God, huwag mong kalilimutan para ikaw ay maging victorious Christian. Para ikaw ay alalahanin mo, marami ng poging dumaan sa paningin mo. Pero napagdaanan mo silang lahat. Marami ng pogi, uulitin ko, marami ng pogi na dumaan sa mata mo, na natetem ka ng sagutin. Kaya lang may asawa, may, hindi ko alam kung anong sitwasyon nila, pero dalaga ka pa rin naman ngayon, narausan mo. Ngayon, ito yung nagpapakit sa'yo sa video call, ay mararausan mo yan, promise. Sa kalakasan ng gagaling sa Panginoon, di po ba? Prioritize the glory of God.
in your battles. So guess po natin yan. Nagmamadali tayo. Number 4. Confront your giant from physical and spiritual battle. Sabi po sa verse 47 to 50, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. As the Philistines moved closer to attract him, David ran quickly towards the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead, and the stone sank into his forehead, and he face fell down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone, and without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Si Lord ay mas higit na mas malaki kaysa sa mga battle natin sa buhay, sa mga giants natin sa buhay. And the God who worked us, itong God na nag-work sa atin before, ay mag-work din sa ating present situation. So He is already won the battle before. Katulad na sinabi ko kanina na napanalunan niya na ang cross at siya'y nabuhay na para sa ating lahat. Amen. Ang problema mo ngayon ay higit niya mapapanalunan kung siya'y panghahawakan natin sa buhay natin. Amen. So, kung lahat po tayo ay magiging lalaban tayo sa buhay na ito in the spiritual battle, lagi tayong magiging victor sapagkat ang Diyos natin sinasamba ay higit na malaki kaysa dito sa giants na ina-encounter natin sa buhay natin. Itong number 4 ay napakaliit lang po na explanation ko, pero tatapusin ko po siya sa maliit na kwento. So dahil maingay si Jasmine, gamitin natin siyang kwento. Sama natin siya sa kwento. Yan ako. So, dahil si Pastor ay wala dito, para ma-refresh yung memory natin, maalala natin si Pastor, gamitin din natin si Pastor bilang illustration. So, fast forward, isang taon si Justin, fast forward 5 years, fast forward, maging 6 siya, 6 years old. So, si Pastor, para cute, pangalanan natin siyang Daddy. Parang pag tinawag, Lolo, parang mahimpi siya, diba? Parang call na lang natin siya, Daddy Lo, parang ganyan. So si Jasmine, 6 years old, fast forward. So, itong si Jasmine ay naglalaro sa bakuran. Let's say may bakuran nga. Imagine ninyo, natatakbo siya dyan, tumutulo pa ang laway, ang kulit, ang gulo. So, takbo siya. Ano yung makikita natin sa bakuran na pwedeng maging in danger si Jasmine? Kahapon natawa ko, sabi, manok po, nindila. Sabi ko, mas medyo matapang naman ang konti. Aso. So, habang naglalakad si Jasmine, tumatakbo, meron na ngayong isang lalagyan ko ng buhay kahit hirap ako kahapon. Lalagyan natin ng buhay. So, tumatakbo ngayon si Jasmine, eto na yung aso mo, subod na, sabi ng aso. So, ngayon nung marinig ni Jasmine yung aso na tumatahol, nagulat siya ngayon. Umiyak siya ngayon. Hindi ako marunong umiyak eh. Daddy! Ang hirap pag daddy, nung nabubulol ako. Daddy! Ngayon itong aso, sabi niya, umiyak na yung si Jasmine at yung aso ay tumatahol na, aba si Daddy Lo, heto na si Daddy Lo, lumalabas na ng toilet. Dito natin siya para kasi. Lumalapit kayo si Daddy Lo kay Jasmine. Pagkakita ni Jasmine kay Daddy Lo, umiiyak siya, si Daddy Lo naman, inakap si Jasmine at miyakap at kanyang, yung care ba? Diyan, yung care. Ngayon yung aso makulit parang tayo. Sabi naman ni Jasmine, Daddy! Tingin na naman siya sa aso, nakita niya yung aso, naglalaway na. Ang hirap maging artista sa pulpito. Ngayon,
ng aso. Sabi na naman ni Jasmine, Daddy! Daddy! Tingin siya kay Daddy. Eh si Daddy parang, sinisecure si Jasmine. Ang hihimas na sa likod, gano'n na lang. Parang sinasabi ni Pastor o sinasabi ni Daddy na, Apo ko, I'm here. You are safe. So, haya na naman yung aso. Ang kulit talaga ng aso. Ang hirap pating sabi, ang hirap pating gayahin. Habang yung aso, brr, brr, wala na yung boses ko, tapos service pa ako. Ngayon, sabi nga ni Jasmine, yung kanyang luha, yung kanyang sipon, tumutulo na, Daddy, Daddy, tingin na naman siya sa aso, sabi naman ng aso, brr, brr. Tingin na naman siya kay Daddy Lo. Pero yung feeling of security nasa mukha ni Daddy Lo. Pag titingin siya doon sa aso, yung feeling na natatakot siya. Pag pipitingin na naman siya kay Daddy Lo, yung feeling of comfort. Ngayon, heto na naman yung aso. Sabi na naman ni Jasmine, Daddy, tumingin na naman siya sa aso. Sabi niya doon sa aso, meow, 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 meow. Kapatid, si Jasmine na ano pa kaya nito, wala siyang kakayahan to fight with that dog na ang kulit, ang hirap niyang gayahin, nauubos ang boses ko para lang mag-alaaso, para lang makita natin yung danger nung creature na yun para dito kay Jasmine. But then, here is Daddy Dog. Nahanda siya na i-comfort, i-care, alagaan itong kanyang apo or das yung labahan doon. Na kung ikukumpara natin itong aso at saka si Daddy Lo, ay higit na mas may kapangyarihan at higit na mas may lakas na meron tayong security kay Daddy Lo, di ba? Kaysa kahit na anong klaseng danger tayo napaparoon. Anong klaseng danger na naroon ka ngayon? Hindi lang danger o kung anumang klaseng giant problems that na nasa buhay mo ngayon. Kapatid, katulad ng illustration natin na ginawa, hindi ba kaya si Lord na Diyos Ama natin is kaya kang alagaan katulad ng pag-aalaga ni Daddy Lo? We are safe in His hands. We are safe in His hands. So, kung titignan natin dito na i-confront natin yung ating battle from spiritual or from physical to spiritual battle, na kung iyon ang paiirali natin, mamamangha tayo. Amazing. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin na dumadanas o nakakasagupa ng maraming battle sa buhay. Maraming giants sa buhay. So kung naniniwala ka na itong Diyos na sinasamba natin is bigger than your giant sa buhay mo ngayon, kapatid, isipin mo, higit kang matagumpay kaysa kay Goliath na problema ni David na umaakpa sa kanya. Our God is a bigger God. Our God is more powerful than the Goliaths in our lives. Let us all stand. Praise God. Thank you.
the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa mga narinig po natin, maaaring isa ka doon sa mga nabanggit ko. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Pero walang tingin sa Panginoon. Alam niya ang bawat detalye ng buhay natin. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Alam niya kung anong sitwasyon mayroon ka ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Kung sa pakiramdam mo, nangusap sa iyo ang Panginoon, sa kabigatan mo, sa problema mo, sa mga higanting dumarating sa buhay mo, maaari, higanti ng takot, a giant of fear, yung giant of loneliness, giant of bitterness, yung pakiramdam mo na wala kang katulong, pakiramdam mo walang umaagapay sa'yo, pakiramdam mo hindi mo kaya dalahin ang sarili mo dahil nasa isang sitwasyon ka na palagay mo hindi mo kaya. Kapatid, the good news is kasama mo ang Panginoon. That in all your battles, kasama mo siya. That He is our victory. That He is our strength. That He is our joy. That He is our all in all. So kapatid, kung sa pamamagitan ng, sa mga narinig mo ngayon, sa pasyon mo sa buhay, wala nang iba. Wala nang iba maliban sa Panginoon. So kung sa palagay mo, gusto mong itaas sa Diyos ang lahat ng kabigatan mo, nasasabi mo, Lord, hindi ko kaya. Fight with me. Fight for me. Fight for this giant in my life, Lord. Fight for this battle. At kung iyon ang gusto mong sabihin sa Panginoon, taas mo lang yung kamay mo bilang tanda na, Lord, suko ako. Ikaw na ang lumaban para sa akin. Ikaw ang lumaban para sa akin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, in the name of Jesus, narito po ang aming mga kamay, tinataas namin, O Diyos. Tanda ng aming pagsuko, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga kabigatan sa aming buhay, sa lahat ng mga giants, Lord, na i-encounter namin. Lord, hindi namin kaya ang laban na ito. Maliban, Lord, na Ikaw ang kasama namin. Maliban, Lord, na Ikaw ang kikilos sa aming laban. Maliban, Lord, na Ikaw ang makikipaglaban para sa amin at behalf of us. Lord, salamat sa biyaya. Salamat, Lord, sa iyong grace. Salamat, Lord, sa iyong mercy. Salamat, Lord, higit sa lahat sa iyong pagmamahal. Na, Lord, naranasan namin ang kahit sa dumadaan man kami sa unos ng buhay, O God. And yet, still naranasan namin ang presensya mo. Ang pagkilos mo, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Ang iyong kadakilaan, O Diyos, na nararamdaman namin, nararanasan namin sa aming buhay. Lord, right now, in the name of Jesus, all these battles in our life, Lord God, ay ina-announce namin, pinopronounce namin that they are already defeated in the name of Jesus. Kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, naniniwala kami na ang iyong tagumpay ay tagumpay namin lahat. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, salamat. At may isa pa akong challenge para sa ating lahat. If this is your first time, or second time, or third time ng pagdalo sa ating gawain, at narinig mo sa mensahe ng Panginoon na nangungusap sa iyo ang Diyos, ang sabi niya, anak, ikaw ay mahal ko. Ang sabi niya na, kung ako yung tatanggapin mo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, ang iyong pinakamatinding problema ay sasagutin ko. Na, ang bawat tao ay doomed to destruction, but then mahal kita. Mahal kita. Na kung ako yung tatanggapin mo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, ay ikaw ay ipagsasama ko sa paraiso. That you are going to have an eternal life and go with me kung ako may kung ako sa akin kadugtukan.
alalahanin mo, mahal kita. Mahal kita, anak. Kung iyon ang bulong sa iyo ng banal na Espiritu ang nararamdaman mo na gusto mong mag-say yes to the Lord, ikaw ay tinatanggap ko bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Kung iyon ang kasay ng banal na Espiritu, itaas mo lamang ang iyong kamay at I am going to pray for you. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kung iyon ang nararamdaman mo sa sarili mo, huwag kang mahiya, huwag kang matatakot. Just raise your hands and I am going to pray for you. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Yes, thank you for that hand. Salamat sa kamay na yon. Again, praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Kayo pong dalawa na nagtaas ng kamay, iniimbitahan ko po kayo din sa harapan. Hallelujah! Praise the Lord! Iniimbitahan ko po kayong dalawa din sa harapan. Salamat po sa kakain mo dito. Praise the Lord! Taas natin ating mga kamay bilang pagsubo sa Diyos. We are going to pray. Hallelujah! At sa mga pagkakatang ito ay libo-libo anghel ang nagkiriwang sa langit. Dahil isang hallelujah lamang ang tumanggap sa Panginoon, ang buong kaharian ng Diyos ay nagdiriwang para sa mga hallelujah tumatanggap sa Kanya. Sa mga kapatid, sundan niyo ang sasabihin. Lord, salamat po sa araw na ito na itinakda mo para sa akin. Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala at dalangin ko ay pangunahan mo ang aking buhay ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Lord, hallelujah. Ako na lang magpapray sa iyo. Father, in the name of Jesus, iniaalay po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito, Lord. With all our hearts, O Lord, at kami nagre-rejoice sa kanila, O Diyos, sa mga sabi mo, sa mga pangako mo, na kung sino man ang tatanggap sa iyo, ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. At yung Lord ang na-receive ng aking mga kapatid na ito, O Diyos, dalangin ko sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanila, ang kasalanan, Lord God, right now, ay pinuputol natin in Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, ang langit mo ay siliguan mo sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At Lord, hayaan mo pa sila na makapagsilbi sa iyo at i-devote nila ang buhay nila para sa iyo lamang, sa iyong kaluluwalhati. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Salamat. Let us remain for our communion, yung pong communion servers. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.' For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let us pray. Ama, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Nabigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord God, na muli alalahanin 2,000 years ago. Panginoon, ang ginawa mong pagpasakit para sa aming lahat. Lord, nasa pamamagitan ng iyong mga nabubuong na katawan at ang mga tugong umagos sa iyo ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lord, na ang mga elements na ito, na ang kupang ito ng iyong katawan na naging simbolo ng iyong dugo at ang mga tinapay na ito na naging simbolo ng iyong katawan na pinahirapan ay nagkaroon kami ng pag-asa at nagkaroon kami ng bagong buhay sa pakikisa sa iyo. Lord, salamat sa ginawa mo sa amin. At Lord,
Ginawa ang mga makikinabang sa mga elementong ito ay magkakaroon din, Panginoon, ng spiritual na effect sa aming buhay, na magkakaroon kami ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Lord, salamat, salamat, salamat sa iyo po ang kapurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Thank you.